Dapat ikaw lang mag-iba. Ito iba ito. Kung ano nagkita yung isla tayo. Magkala ko grab. Mga ano. Pang ano dyan. Yung mga dyan. Ito ito iba ito. Kaya kung may naroon na. Hindi mo magalit. Hello guys, welcome to my YouTube channel, Habaderong Mangyan. Nandito tayo ngayon sa Sitio Kasuyan, Occidental Mindoro. At napag-alaman nga natin, itong napakalaking bato na to ay naging lungga o tirahan ng mga panahon pa ng mga Kastila. Samahan nyo kaming pasukin itong loob na to kung anong meron itong malaking batong ito na sinasabing maganda. Kasama ko pa din yung aking kapatid, ayun, si Tony at si supportive mother, ayan, Nay. Ayun. At kumuha kami ng tour guide dito sa Sitio Kasuyan, Occidental Mindoro. At aakitin nga namin yung sinasabing malaking bato na to na kakaiba sa loob. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ina-upload kong videos. Sugong. Medyo masukal nga lang kasi tag-ulan ngayon, mas mabilis umangat yung mga damo. Ito yung area ng kapatagan ng Sitio Kasuyan, Occidental Mindoro. Taray ko. Medyo maano, mataas nga lang itong area. Medyo matarik. Oops. Yun yung aking nanay na 60 years old na sobrang supportive na gustong sumama palagi. Doon na po yung ating tour guide na sa taas, si tatay, na naninirahan dito sa Sitio Kasuyan. Parang nandito na tayo kasi kung mapapansin mo yung bato o rock formation. Grabe. Parang kakaiba yung mga rock formation na nakakabit pa lang dito. Ayan. Andun na yung tour guide natin na kinuha para matunto natin itong lugar na to. Tingnan nyo guys, dito pa lang sa paligid ng malaking bato na to, ito yung bubungad sa'yo. Kakaibang rock formation. Ayan, dun tayo. Medyo malayo-layo pa yata. Ang daming susong kakaiba dito. Ah, ito. Pagpasok mo pa lang dito sa gawing ito, ito yung makikita mo. Ito yung point niya na papasok dun sa sinasabing butas sa napakalaking bato na to. Meron sila dito isang fishnet. May fishnet dito, kakaiba. May butas pa dyan sa kabila. Ayan.
Ayun na sila. Ito yung bunganga. Kung mapapansin mo, sobrang ganda na parang tinagpi-tagpi lang yung bato. Pasukin natin yung loob. Ito na po pala. Nandito na tayo sa loob na sinasabing malaking butas. At papasukin na nga natin yung loob. Andyan. Ito yung butihan ba ito? Ito, pagbungad mo pa lang sa loob, ito yung bubungad sa yung rock formation. Na parang ikintab. Para siyang fountain. Ayan. Pre. Ito, yung pagpasok sa loob parang tinagpi-tagpi na mga bato. Parang may mga sign. Wala man, ito lang siguro. Balin sa sayaw? Ano yung butas na yun? Pababa? May puga dito na ang balin sa sayaw. Ito. Yun, ito yung gamot na pangbinat yata. Ayun o. Pagbungad mo dito, may butas. Papasok. Ito yung pinakaloob niya guys, na sinasabing naging lunggarin ng mga panahon ng mga Kastila, itong loob na to. At makikita mo sa rock formation talagang, tapos may malaking bato dito na nakaambalang pagpasok mo sa loob. Ito yung pinakakabilang side niya. Parang hinukay ng hinukay na binakbak. Hanggang dun, parang sinadya. Tapos meron pa siyang pinakabutas dun sa taas. Ayan, yung pinakaloob niya. Ito yung naging tirahan nung mga panahon daw nung mga Kastila nung panahong World War II. Yun yung kwento kanina na nasabi nung nagmamay-ari ng lupaing ito. Eto. Medyo may kalumaan na nga kasi nga sobrang tagal na itong butas na to. Tapos dito may parang berhen na parang kwarto sa taas. Ito na yung loob. Ngayon lalabas tayo. Titingnan natin yung pinaka rock formation nung labas. Ito lang ngayon. Ito yung pinakalabas niya guys. Na kung makikita nyo yung formation ng bato. Talagang sobrang laki. Tsaka kakaiba. Ito yung pinakabukana niya. Parang pinatong-patong lang yung mga bato. Ha? Ito pa, yung kabilang side. Yung kabilang rock formation niya dito. Siguro, nung panahon ng mga Kastila, ito talaga yung pinakalungga nila. Tapos, meron silang point dun sa loob na pinagtataguan talaga. Makikita mo naman talaga sa formation ng bato. Tapos may mga ugat dyan. Ito, parang mga luha. Hindi na namin naabutan yung sinasabing may mga bungo daw dito nung mga nakaraang dekada na. Kasi yun yung sabi na napagtanungan namin doon na may mga kalansay daw dito na nakatambak. Sa ngayon, wala na kaming naabutang mga kalansay. Dahil siguro pinagkukuha na rin.
Ito naman yung kabilang side. Titingnan muna natin. Medyo creepy. Ito. Para siyang luha. Ayan yung kabilang side, guys. Pinaghukayan talaga ng mga ginto. Tapos yung bato, napakalaki lang talaga. Ayan. Parang mga luha. Ito yung kabilang side niya. Parang pinaghukayan talaga ng mga ginto. Binakbak ng binakbak. Kung makikita niyo sa formation ng bato. Ayan, sa lahat po ng nakakaalam kung ano yung mga sign, tingnan niyo na lang po yung nasa video kung saan po diyan. Maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ng Hubaderong Mangyan. Muli, maraming salamat and God bless sa ating lahat.